Alright, so mga lords, magandang araw sa inyo lahat. Meron naman itong bagong NFT Player in Game na i-feature ngayon. At ito nga ang Mario Infinity. Ang website ay pakicheck na lang sa description box. Pero napakasimple na naman hanapin. Yan ay Mario or Marios.pro. Okay, www.marios.pro. Nakikita nyo ba dyan sa taas? Ano? Meron naman pala tayo dyan sa search bar natin. Okay. So, ano nga ba itong Marios.pro or Marios Infinity? Ngayon ko lang din po ito ina-navigate. Nakita ko lang din po siya sa isang, of course, advertisement. Tignan natin sabay-sabay at navigate natin yung website, yung team behind this, yung tokenomics, roadmap, so on and so forth. So, as you can see here, pag nag-open kayo ng pinaka-website niya, yung pinaka-homepage niya, merong home, market, staking pool, property, guide, center, and the white paper, which we are going to discuss later kung ano nga ba meron sa white paper na ito. You can also change the language dito sa kabila kung gusto mo, kung anumang language ang gusto mong gamitin dyan. Ano? But of course, we're using English language, mga lords. So, Mario Infinity, it gives you infinite IOY daw, ano? Infinite joy siguro to. I'm not sure kung nagkamali lang ba ito? Or let's see, ano ba itong IOI? Pero baka infinite joy siya. So, may battle, collect, and earn. So, makipaglaban, kolektahin, ano man dapat kolektahin dyan, ano? And then, maka-earn po tayo. Pwedeng sa, pwedeng diretso agad dito, play now, just click play now. And it's BSC po, Binance Smart Chain. You can also join their social media, mga lodi, okay? They have Medium, Telegram, YouTube, of course, Twitter, Facebook, and Discord. Let's check yung Twitter nila kung madami na ba silang followers ano, para makita lang natin. Of course, kasi dyan sa mga yan, meron din po sila mga pin comments dyan or ano, mga announcement, ano? May mga pa-airdrops ba? Or ano bang mga ganap in the next following days, weeks, and months, ano? Nakalagay rin po yan dyan. So, as what we can see here, meron silang 13.6 thousand followers, mga Lodi. At yan, yan, nakalagay din yung website nila, official website, Marios.pro, Telegram, ayan, Mario Infinity, okay, so on and so forth. Okay, it's cool. Medyo marami ang followers nila. So, balik tayo sa website. Meron silang game character showcase. Si Mario, of course, yung sikat na Mario, ano? So, hindi ko alam kung ito ba ay talagang yung team na nag-develop nito ay yun din sa Super Mario or baka ano lang to, copy or something ganun, ano? Baka inspired lang. Let's see. So, Mario feature big nose, curly beard, red dress, hat. Yan, yung parang ano lang niya, kung ano lang, description lang, ano. And then, meron si Luigi, yung green. At yung Toad, ano, yung parang mushroom type something. Mushroom head siya. So, game introduction, check natin, ano, pero itatanggalin ko po yung audio para hindi po tayo makopyright. Mahirap na po, ano. Yun, lakas. Mute ko muna, mga lords. Paano ko ba ito i-mute? Parang walang ways, ano, para ma-mute siya. Wait lamang, mga lodi. Palalakihin ko lang muna at hanapin ko muna yung silent dito. Parang wala talaga, no? Medyo malakas kasi. Wag na lang. Mahirap na makopyright tsaka nakakabingi. Hindi siya mahinaan eh. Alright, that's okay. So, we'll check that later anyhow. So, may staking map po dito. Yan, merong ocean world. Ano nga ba itong ocean world? Vast ocean world ay nagko-contain ng infinite treasures. So, madami po kayong makukuha dyan, ano? Na rewards. It is a pity that the mining cost is too high. SR level heroes can enter. So, ayun pala. Dyan sa ocean world na yan, SR level po ang kailangan para makapasok dyan, ano? Ang next natin yung Dark Castle. Ano nga bang Dark Castle? Spear influence of the medyo maliit kasi siya, no? Lakihan lang natin, mga lords. Okay, nakikita nyo na ba? Alright. So, the spear influence
legions of the Cuba Demon King Legion, rich in black iron ore, can be mined only with a high art and boldness and can be entered by SSR level. So meron pala ditong iba't ibang level, ano, merong SR level, SSR level, R level, N level. Ano nga ba itong mga to? Aalamin natin. So sa Sky City, mga Lodi, merong kailangan dyan para maka-enter dyan ay R level. Sa Enchanted Forest, kailangan po ng N level heroes. Okay. So ito yung kanilang token allocation. Meron silang 500 million tokens. At nakalaan po dyan sa public sale ang 2.5, sa pot ang 15, merong 10 din, private sale 15, 25% sa ecosystem, 20% sa team and advisors, 12.5% sa mobility and marketing. At para po sa contract address, meron na po sa website, copy nyo lang, make sure i-double check yung first 5 tsaka last 5 numbers and letters or tinatawag natin alphanumeric para hindi pa kayo madali ng copy-paste scamming. Okay? So dito, yung token merong MRO tsaka MOD. Ano ang MRO? So of course, dual token economic model design. We use a dual token system with MRO and MOD to ensure the sustainability and scalability of the ecosystem DAO. So MOD, game token, MOD or mod is an asset in the Mario Infinity game and in the main currency in the game. Halimbawa, MOD needs to be consumed to upgrade, para mag-upgrade. MOD required to participate sa PvP, player versus player battles, player versus environment battles, and MOD can be used to hire other players to team up to help in battles. Yung MOD ay makukuha natin sa daily tasks and mining or pag nagbenta tayo ng game items in the auction house. So yung MOD token ay pwedeng ipalit sa USDT, sa official website of course. Click mo lang. Okay? Ito naman yung roadmap o tawag nila route map. Second quarter na po tayo ng 2022. I think nag-start kasi ito May, ano? May 3rd week or 2nd week, something like that. Build community around the world, release NFT box, public sales, enable liquidity mining. Second quarter pa din naman yan. Pagpasok ng 3rd quarter, that's March, April, May, June, ano, July. Next month, papasok na po, ano yan pala? January, February, March, April, May, June, July, August pa pala na. Third quarter, PvP mode, release, market functions, yada yada. So marami po, abangan na lang natin, ano. Ayung mga partner la, Yushi ba, ano? Binance Capital, Certic Audit po sila. CoinMarketCap, Polygon Studios. Okay. So ano pa bang meron dito, mga lords? So pag-check natin itong market nila. Market. So, wala pa bang lumalabas sa market? Anyhow, wala pa. May store dito. So, hindi rin siya clickable pa. Please log in pala para makapag ano. So, hindi tayo nakalagin. Ayaw ko na rin mag-login at tatagalan pa tayo. Ano. Staking pool. Ayan, makikita natin yung staking pool. Ayan, history earnings. Yada, yada. Okay, tapos may pledge description dito. NFT pledge for 24 hours to receive the same day income. Enchanted Forest, Sky Castle, Ocean World, Dark Castle. Okay. And again, kailangan po ng iba't ibang level yan. SR, SSR, RN level. Okay. So, my property. Ano ba tong property? Wala tayong login. So, hindi na makita. Guide, coming soon. Center, coming soon. White paper muna. At mga lods, kung gusto nyo mga ganitong video, ano, huwag kalimutan subscribe na po kayo sa Jeff the Vlog. Marami po tayong i-release na NFT play to earn game. I mean, if you feature. And of course, sa mga matagal na nating taga-subaybay dyan, maraming salamat po. Huwag kayo magsawa. Paki-share naman po ng ating video at mag-comment po kayo. Alright? So, ang Mario Infinity Worldwide Paper. Okay, check natin. Introduction. Hindi naman kailangan yan. Game overview. You can play this game through Wallet Dapp. Okay, Android and iOS versions will be available. So, pwede rin po siya sa phone. Okay?
Simple gameplay allows you to enjoy the game and earn tokens in your free time. So yan. Mario Infinity is not just an NFT game, but a true story about how ordinary people find their true self in the metaverse and real life, control their own destiny, bravely fight against evil forces, and get riches. Okay, yada yada. So ito po, ano, merong klaseng mga boxes, ano? Before the game starts, kailangan mong bumili ng Mario Infinity boxes, mga lords. Yung mga nagtatanong yung paano magsimula, kailangan nyo po ng Mario Infinity box. At i-open yung box, you'll get a character. So meron pong random character na lalabas. An exclusive props. The probability is as follows. So kung ano makuha nyo, mostly talaga N-class po siya. 96%. Yun yung probability, napakataas, ano? Napaka-rare nyo lang na makuha mo tong SSR class box, SR class box, kasi napakalit ng percentage of probability. An R class box is 3.12%. The higher the rarity, the more powerful the character. So kung naswertihan mo talaga, ano, ang 0.08% at makuha kang SSR na Mario, wow, napakaswerte mo nang nilalang. Alright. So the character is the main unit in the game. It is an NFT transferred and scarce digital assets. Players need the characters para makapag-participate. And to participate in a battle, you need to form a team with at least 3 characters. So maghanap ka ng yung mga kakampi. Okay? Hindi po kakamping, kakampi. Each character has the following parameters: statistics, HP, morale, skill, and speed. Okay. So yung props system has strong bonus effect on the NFT character. So may mga props po tayo dito, ano? And ready to fight, you can buy 3 characters through the NFT blind box, form a lineup. Okay, so pwede palang ikaw na mismo ang bumili ng 3 characters. Take part in the battle, enter the battle screen for actual combat, mainly 3v3 battle mode. Yung award po, players will receive rewards such as mods and game props when they win. At pwede nyo po ibenta yung game props at magkaroon kayo ng mods. Alright? PvP activity, paano sumali? Players need to buy PvP tickets through MLD to play. So yun po, kailangan po ng mods. So meron po tayo ditong burning mechanism. At yung game economy, iikot talaga siya. But hopefully, of course, you have still your earnings after those pag bumili ka, ano, pagkatapos kang bumili, purchases ng MLD, ng tickets. Tickets are only burned at the beginning of the game. Okay, yung gameplay, paano nga ba ang laro? Pag nag-participate ka sa player versus player, mga Lodi, you'll get ladder points. Challenge random players with less than 300 points and get corresponding MRO and mod and prop rewards. Active mod leaderboard. So, meron po tagana na, tapos PV activities. Kailangan mo pong bumili ng PVE tickets gamit ang mod to participate in adventure mode. Tickets are only burned at the beginning of the game also. So, gameplay, Mario Infinity World will have PvE main quest kada araw po yan. At makuha ka ng rewards araw-araw, including mod, props, etc. Meron din pong guild tournament in version 3.0 na po yan ang laro. Guild battle, 3 versus 3, player versus player. Okay, napakarami, no? Land system, NFT transaction, code function, auction, renting. Meron pong renting. In addition to selling NFTs, players can also rent out NFTs per period of time to earn more profit. So, pwede po kayong magparenta at pwede po kayong rumenta. Yung nagrarenta po ay lease, ang tawag doon, leasing. Nagpaparenta is renting, of course. Para rumenta, to lease NFT on the market, the lessor must set less lease price, you know, and term. After accepting the lease, the NFT will be locked. The lessor will receive the amount from the tenant, so nagpaparenta, and the tenant will receive the item corresponding to the NFT. So maganda pag nagpaparenta ka, no? Cost, ito pa yung mga cost niya. Tignan nyo na lang dyan. So lahat po ng information ay nasa white paper. Huwag po kayo mag-alala. Pero yung team behind this, ito, yung ayaw ko lang talaga yung hindi transparent sa team at walang social. So may creative team daw sila. So I think this is not really the Mario... Super Mario, it's just an inspired, right? Si Paul, ang co-founder, CEO, CTO and gamer, blockchain developer, crypto enthusiast. So, hindi po talaga sila
konektado sa Super Mario. Inspired lang po ito. So, be cautious na lang din po tayo. Kasi ito yung ayaw ko, yung wala pong link sa social nila at avatar po mga cartoons ang gamit, ano. So, invest with caution, high caution po talaga, ano. At lalong-lalo na yung kanila kasing route map or road map ay nagsimula lang agad 2022, which is May. So, hindi po medyo minadali rin to, ano. Parang ganon. Ayan, no? Okay. So, with caution, invest what you can afford to lose. But talaga, ang perang pinaghirapan nyo, dapat alam nyo kung saan nyo ipapasok kung gusto nyo dito or whatever. Andito lang naman kami para magbigay rin sa inyo ng, of course, ng awareness kung ano yung mga bagong NFT, ano yung mga pangit sa kanila. Pinupuna rin po natin. Alright. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pag-subscribe, pag-share, at pag-comment till our next upload, mga Lodi. And see you!